kapag pinag-uusapan ang mga anghel. Ang unang papasok sa atin ay si Michael o hindi naman kaya ay si Gabriel at minsan nasasama rin si Raphael. Sila kasi yung mga sikat na arkanghel sa Biblia. Ang pangalang Raphael ay may ibig sabihin na God has healed. Si Raphael ay nabanggit sa libro ng Tobit at sa 1 Enoch ilang siglo bago pa dumating si Kristo. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Hebrew na to heal o maaari din na magbigay ng kahulugan na God healed. Ang iba ay naniniwala na hanggang ngayon ay patuloy pa rin si Raphael sa pagpapagaling ng mga tao. In fact, ang iba meron pang mga summoning technique o hindi naman kaya mga senyales na ikaw ay binisita ni Raphael. Pero ano nga ba ang kwento ni Raphael? Sino ba talaga siya? Samahan niyo akong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Sa mga relihiyon ng Judaism, Kristyanismo at Islam, makikita mga reference patungkol sa pitong arkanghel. Ang pitong ito ang pinakauna sa lahat ng mga anghel. Dahil dito, sila ay sinasamba ng mga Eastern Orthodox Church at maging Eastern Catholic Churches. Ang mga arkanghel na ito ay sina Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Kamael, Jophiel at Zadkiel. Pero hindi natin pag-uusapan ang pitong yan. Magpo-focus lang tayo kay Raphael. Si Raphael ay ang Angel of Healing. Siya ay nahahabag sa mga taong naghihirap, physically, mentally, emotionally o spiritually. Siya rin ang nagiging daan para mas lumapit pa ang tao sa Diyos dahil gusto nitong maranasan ng mga tao ang kapayapaan na binibigay ng Diyos. Dahil siya nga ang Angel of Healing, hindi lang tao ang kanyang pinapagaling. Kasama na dito ang mga hayop, pati na rin ang ating mundo. Dahil sa kanyang tungkulin, inilalarawan siya bilang tagapangalaga ng mga hayop at ng kalikasan. Kapag ang isang taong nakakakilala kay Raphael ay dinapuan ng sakit, kadalasan sila ay humihingi ng tulong kay Raphael para sila ay mapagaling. Sa New Testament, si Gabriel at si Michael ang dalawang archangel na nabanggit na mababasa sa Luke chapter 1 verse 9 to 26, sa Jude chapter 1 verse 9 at sa Revelation chapter 12 verse 7. Pero si Raphael ay pinaniniwalaang nabanggit din, although hindi direkta. Sa Gospel of John, mababasa ang tungkol sa isang pool sa Bethesda kung saan maraming may sakit na tao ang nagpapahinga at naghihintay sa gumagalaw na tubig. Ipinahayag nga dito na ang anghel ng Diyos ay bumaba sa pool na ito at doon ay gagalaw ang tubig at ito ay maaring makapagpagaling. Mababasa sa John chapter 5 verses 1-4. Patapos sa mga ito, habang nagdiriwang ng pista mga Judeo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa tabi ng bakod ng mga tupa ay may imbaka ng tubig na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda, na may limang malaking haligi. Sa mga ito'y nakahiga ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Sapagkat isang anghel ng Panginoon ang bumaba sa imbakan ng tubig at kinalawkaw ang tubig doon. Ang sino mang maunang makarating doon ay kagaling. Dahil sa pagkakaroon ng koneksyon sa pagpapagaling, ang anghel na bumaba ay pinaniniwalaang si Raphael. Mula sa Book of Tobit, makikita ang abilidad ni Raphael. Dito pinagaling niya ang lalaking nagngangalang Tobit na isang bulag. Tinulungan din ni Raphael ang isang babaeng nagngangalang Sarah na pinapahirapan ng Demon of Lust na si Asmodeus. Si Raphael ay nag-anyong tao at sinamahan nito si Tobiah na anak naman ni Tobit para maghanap ng isang espesyal na gallbladder ng isda na mayroong kakayahang magpagaling. Nagpakilala siyang si Azarias, ang anak ng magiting na si Ananias.
tinulungan din ito si Sarah na maging asawa ni Tobiah. Si Sarah kasi ay hawak-hawak nga ni Asmodeus, ang demonyo ng pagkahayok sa laman. Lahat ng papakasalan ni Sarah ay pinapatay ni Asmodeus tuwing sasapit ang unang gabi matapos nilang ikasal. Tinuruan niya si Tobias kung paano mapapakasalan si Sarah ng ligtas. Ito nga ay sa pamamagitan ng pagsunog ng puso at ng atay ng nahuli nilang isda. Ang usok nito ang magpapataboy sa demonyo. Nung matapos ng kanyang paglalakbay kasama si Tobias, pinagaling niyang mata ng tatay nito si Tobit kamit ang nakuha nilang gallbladder ng isda at nagpakilala ito na isang arkanghel. Sa Book of Tobit, Chapter 3 verse 25, ipinahayag ni Raphael na ipinadala ito ng Diyos para sila ay gamutin at ang mga ito ay hindi dapat magpasalamat sa arkanghel kundi dahil sa Diyos mismo dahil ang pagpunta niya ay hindi niya desisyon pagkus ito ay utos ng Diyos. Ang Book of Enoch ay kinukonsiderang canon ng mga Israel Jews at ng Ethiopian Orthodox Churches. Kumbaga, totoo. Pero ang mga Protestante at ang mga Katoliko ay hindi ito isinama sa Biblia at binansagang apokrifal. Sa Book of Enoch, Chapter 10, Verse 10, binigyan ng gawain ng Diyos si Raphael. Ito ay ang pagpapagaling at pag-aayos ng mundo na ginulo ng mga fallen angels at ipinakilala nga dito ang magandang buhay na maibibigay ng Diyos. Mula naman sa hadith na isang Islamic collection ng propetang si Muhammad, ang pangalang Raphael ay ang anghel na iihip sa trompeta sa pagdating ng araw ng paghuhukom. Mula sa tradisyon ng Islam, si Raphael ay ang master of music na inaawitan ng Diyos sa kalangitan gamit ang iba't ibang lingwahe. Kadalasan si Raphael ay inilalarawan na mayroong hawak na tungkod. Ang tungkod na ito ang nagbibigay ng representasyon sa pagpapagaling o hindi naman ay pagkakaroon ng propesyon sa panggagamot. Kuminsan naman, inilalarawan itong mayroong hawak na isda na konektado naman sa isang kwento kung papaano ginamit ni Raphael ang ilang parte ng isda para makapanggamot. Si Raphael ay nagbibigay ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Well, hindi literal. Bagkus emosyonal. Sa tuwing ang isang tao ay nagkakaroon ng problema sa kanyang sarili, si Raphael ang gagamot sa kanilang katawan, isipan at maging sa kanilang kaluluwa. Magbibigay ito ng kalakasan sa mga nanghihina at magbibigay din ito ng divine inspiration. Ang kapangyarihan ni Raphael ay maaring matanggap sa iba't ibang paraan. Maaari itong makuha ng tao sa isang greeting card na nagmula sa isang taong malapit sa kanila. Maaring ang isang tao ay makarinig ng phrase na makakapagbigay ng kaliwanagan sa kanyang isipan. Ang kapangyarihan at ang tulong ni Raphael ay maaari din natin makuha sa pag-intindi sa mga bagay-bagay at pangyayari sa ating pagkatao. Maaari din ito ay ang ngiti na makukuha sa ibang tao at maging ang mga maliliit na tulong na naibibigay ng ibang tao sa iyo. Ang iba ay naniniwala na maaari din gamutin ng arkanghel ang sakit na daladala ng isang relasyon, kaya din ang paggawa ng masama sa kapwa. Hindi nais ng arkanghel na ito na magkaroon ng alitan ang mga tao, dahilan para gumawa ito ng paraan para makapagpatawad ang isa't isa. Sa ibang mitolohiya, mayroon din sila mga diyos na nagpapagaling ng mga tao, tulad na lamang ni Armid, isang Celtic goddess of healing, at kinikilala bilang nanay ng herbal healers at iba pang mga kagamitan na nakakatulong sa pagpapagaling. Nariyan din si Asclepius na Greek god ng medisina. Ito ang sinasamba ng mga physicians, mga healers at mga doktor ng mga Griego. Sa Hindu naman, si Davantri ay ang Hindu god of healing. Sa Norse ay si Eir na Diyos ng medisina. Ang mga ito ay ilan lamang sa maraming Diyos at mga deities na konektado sa pagpapagaling sa mga tao. Ang kaibahan lamang ay ang ibinigay ni Raphael ay nagpapaliwanag sa utak at hindi lamang sa physical na katawan. Ang arkanghel na ito ay naireport na nagpakita sa Cordoba sa Spain noong 16th century.
Itong dahilan para ang Pope na si Pope Innocent X ay nag-anunsyo na magkaroon ng pagdiriwang tuwing darating ang May 7. Ang kinilala namang St. John of God na isang Portuguese soldier na naging healthcare worker sa Spain ay nagkaroon din ng interaksyon sa nasabing Arkanghel at binigyan siya nito ng mga gawain. Bukod pa dito, isang 18th century Neapolitan na madre na kinilala bilang si St. Maria Francesca ang nagpahayag kanya ding nakita ang aparisyon ng anghel. Sa TV series na Supernatural, lumabas si Rafael pero hindi naman siya nabigyan ng spotlight. Hindi kagaya nila Michael, Gabriel at Lucy. Naging kalaban niya ng Winchester Brothers sa season 6 kung saan gusto niyang magsimula ng apocalypse. Sa pelikulang The Watcher, lumabas din si Rafael. Pinutol niya ang kanyang pakpak para sa isang babaeng nagngangalang Sarah. Dahil dito, si Rafael ay hindi na nakabalik sa langit at naging fallen angel. Sa larong Grand Blue Fantasy naman, isa siyang loyal follower ni Lucy na leader ng mga primal beasts at sa larong ito, mabait si Lucy. Hindi siya katulad ng paglalarawan natin. Sa larong Shin Megami Tensei naman, isa siyang high-ranking member ng Seraph Clan. At ito ang kwento ni Rafael.